Ano naman tayong gas? Okay, buti. Tama-tama. Mayroong bagong gas rinahan dito sa amin eh. At medyo mura. Parang kakumpetensya ng uno. Ito oh. The Hebron Gas Station. Ayan. So, itong Power Max 62. So, mura na po ito. Kaya ang daming nagpapagasolina rito eh. Saba tayo. Dito. Hahanay muna tayo. Nagtaas na naman eh. Umabot na tayo ng 58, di ba? Baba. Tapos ngayon, oh. 60. Buti na lang dito, 62. Sa, ano, Big 3, 65 na mahigit eh. Ayan, full tank na naman tayo. Tara na. Okay, okay. Buti tumila na ulan. Pinabot tayong ulan eh. Okay, nag-start tayong mag-motorsiklo. Ano pa? 1994. Ang pinag-practicean natin ay yung kapipili lang na motor ng tatay ko. Yung Suzuki Crystal 110cc. Two-stroke lang po yun. Ayun, nabinyagan ko bagong-bago sumembo na. Kaya yun, ganit-ganit ang tatay ko. Pero na naman magawa. Ano? Namamagaan na rin ang palikat ko nun eh. Eto, kaya ako napabanggit po yung Suzuki. Kasi eto nga po, yung susunod natin ibablog. Papasyalan natin yung kanilang mga sumunod na unit pagkatapos ng Suzuki Crystal. Kaya yung mga motor ng Suzuki, yung naunang model niyan, parang ano na rin yan eh, sa panahon natin ngayon, classic. Kasi nga ho eh, 1994 pa. So, mawawalaan nyo kung ilang edad na tayo, tatlong dekada na siguro, magkatatlong dekada na ang lumipas o ang inabot. Kaya matagal-tagal na rin. So, dahil nga matagal na, ibig sabihin, tinatangkilik pa rin hanggang ngayon, ay ano, subok na talaga na maaasahan ng mga motorsiklo na Suzuki. Okay, tingnan natin dito sa Transcycle. Baka meron available nung motor na sinasabi ko. Kapasok tayo sa loob. Ayan na, magtao lang. Ayan. Eh, dali. Tayo, balik. Ulan na naman. Hey. Dito muna tayo dito sa tabi. Pasok tayo sa loob at check natin yung Suzuki na 4-stroke na ating ibablog. Ito, nire-ready na nila sir. Sir, good morning. Good morning. Okay. Bago nating lang, oh, swerte, naka-tiyempo tayo. Kumusta na nga ba ang Suzuki Smash 115cc? Alam niyo mga ka-riders, tahimik lang sa market itong Suzuki, isa sa Big 4. Pero pagdating sa performance, maaasahan po natin ito. Binibigyan po tayo ng smooth riding experience, responsive power, at excellent fuel efficiency. Kaya satisfaction ang ibibigay sa atin overall ng motorsiklo na to. Okay, na-launch po last 2006 pa yung unang version po nito, which is the Suzuki Smash 110cc. So ito nga po, ngayong 2023, naglabas uli sila ng bagong version ng Suzuki Smash. Pero ano pa rin po, same ano pa rin po, specification.
wala naman pong masyadong na bago. Yun lang ang bukod sa kanyang decals at kulay, nagdagdag po sila para mas ano naman po, exciting ang riding natin. Bali ngayon 2023, available po sa limang magagandang kulay itong Suzuki Smash. Ito nga po itong pinapakita natin, ito po yung Pearl Bright Ivory na parang dirty white ang kanyang dating. Then meron din po silang Candy Jackal Green, then Candy Summer Red, New Titan Black, at yung Metallic Black Fibroin Gray. Ayun, lima po. Okay, unahin natin yung kanyang color combination o kanyang mga decals. Okay, panalo sa color combination. Halos tatlong kulay lang po ang kanyang kinumbay. Ito nga po itong ivory. Then itong orange, yung dot-dot na ito. Then meron po siyang ano, ito parang dark gray ang kulay ng kanyang name. Then pagdating naman dito sa likod, ito po ang kanyang decals. Okay, nakasulat po rito na Smash. Then isa pa po dito na readable na Smash din. Ayan. Okay, nag-generate po ng maximum power of 6.4 kilowatts and maximum torque po of 9 newton meter kanyang engine. Then ang kanya naman pong dimension, ito po sa length, meron po siyang 1930 mm. Then ang kanya naman pong width ay meron po siyang 655 mm. Then ang kanya naman pong height ay nasa 1040 mm. 1,240 mm po ang kanyang wheelbase. Then ang minimum ground clearance po niya ay nasa 130 mm. 765 mm po ang kanyang seat height or nasa 30.1 inches po ang sukat. Then nasa 99 kilos lang po ang kanyang bigat na katumbas lang halos ng dalawang kabang bigas. Kaya kayang-kaya natin itong i-adjust-adjust pag i-move. Okay, diretso na po tayo dito sa kanyang gulong. Malaki po ang radius ng kanyang gulong. Ito po, nasa 17 inches po. Ayan. Then, ang sukat po niya ay 70 by 90. Na ang brand naman po ay ito. MVP Star. Na Japan Technology rin po. Kaya matibay po ito. Yung nga lang po, tube type pa rin po siya. Then, ito na rin lang tayo sa baba. Bali, naka-drum brake po siya sa unahan at likuran niya. So kagandahan naman po sa drum brake, less maintenance tayo. Wala na tayong iintindi na brake pad na papalitan o kung ano pa mang caliper na aayusin. So dito lang po tayo. At reliable din naman po ang drum brake na hindi tayo basta-basta isesemp lang ito. Basta tama lang po ang paggamit. Then naka-telescopic fork po dito sa front suspension. Then punta na tayo dito sa likod. Ang gulong po niya dito sa likod ay nasa 80 by 90 by 17. Then ito nga po, naka drum brake din po siya. Then ang kanya naman pong rear suspension ay naka spring arm type coil spring at oil dump. Okay. Then sa kanya pong muffler, ito meron pong stainless na heat guard. Then mapapansin natin yung kanyang instrument panel display ay inspired sa sports watch. So parang relo ang dating nito. Na madali po mabasa ang kanyang mga metro na magpo-provide po sa atin ng clearer view para sa ating riding information. Okay, bali ito po yung kanyang analog po lahat, ha, pure analog. Bali ito po yung dito sa pinakagitna, ito po yung ating speedometer. Then yung nasa maliit po na meter sa loob, ito po yung kanyang odometer. Then dito po, ito yung kanyang fuel indicator, then yung kanyang turning signal, then ito po yung kanyang high beam or low beam, then dito yung kanyang gear, neutral, primera, segunda, tercera, quarta. Okay. Dahil semi-automatic nga po itong Suzuki Smash, okay, ito pong kanyang preno dito sa kanan, ito po yung preno sa front brake natin. Then yung sa likod po, ito sa paa na po, ayan. Ito po sa kaliwa, yung kanyang low beam at high beam, left turn, right turn, then off, tapos kanyang kusina, then yung kanyang pong choke, ito. Then dito po sa kanan, isa lang po ang button dito, ito lang po ating electric starter. Siyempre, meron pa rin po siyang kickstarter, ayan. Then ang kagandahan po sa dekadena, less hassle pag in case na naputulan tayo, hindi katulad sa ating mga automatic
at ang daming bubuksan pag magpapalit tayo ng pan belt. So ito, pag naputol, kita nyo na agad. So madali siyang gawa ng paraan, hindi mo kailangan bumili ng bagong pan belt. O ito, magpabawasan lang o lalagyan ng lock, buo na uli ang ating kadena. Then ito po yung kanyang side stand. Ayan ang kanyang center stand. Ayan, matatabang bakal po. Then i-check natin yung kanyang under seat compartment o yung kanyang U-box. Okay, ito po. Siyempre, tools lang ang pwedeng mag-ari dito kasi ang capacity lang po niya nasa 8 liters lang po eh. So ito po yung kanyang side mirror. Then dito na rin po. Oops, baka mapagsak. Okay, dito po naka-install ang battery. Hindi na natin pinakabit at ano. Okay lang. Then yung kanyang manual, basic tools, ayan, nasa loob po. Then meron po siyang 4.3 liters na gas tank capacity. Then, na-search natin, kumukonsumo po siya ng 45 to 47 kilometers per 1 liter. So sa isang carburetor type na motorsiklo ay tipid na rin po yon. Then ito ang nakakabili po kay Suzuki Smash, yung kanya pong top speed. Nakita po natin, kaya niya ang 130 kilometers per hour. Pero huwag nyo na pong subukan yon dahil po delikado na kung i-reach pa natin yon. Dahil nga po ito ay maliliit ang gulong, then naka-drum brake lang. So, safety first tayo. Basta importante, yung performance ng motorsiklo, lalo't Suzuki nga po, ay satisfying na po yan. Then lahat po ng kanyang ilaw ay devolved pa rin po. Ayan, mula dito sa headlight, sa turning signal lights, ayan po, bulb lahat. Hanggang sa likuran po. Okay, dito po sa Transcycle Motors sa Tacos, Laguna. Ang cash price po dito sa Suzuki Smash 115 ay 61,900. So yun nga po, mag-a-update pa po sila ng presyo this January 16. Mukhang mag-i-increase lang po sila, mga ano lang po naman, konti lang. So ito po, pagkukunin natin sa installment basis, ito po ang kanyang down payment ay 3,100 lang po. So sa 3 years, oh, the same, 3,163 monthly. Then sa 2 years po, 3,979. At sa 1 year naman po ay 6,429. Then, ang available lang po na freebies dito sa ating Smash ay ito, may free LTO registration saka jersey po.